What's up mga papi? At dahil nga nahihilig kami tumambay sa mga park lately, na-realize namin ang isa sa mga importanteng gamit na dapat meron ka is yung picnic blanket. So tumingin-tangin tayo online and we learn na madami palang klase itong picnic blankets mga papi. So kaka-browse natin, nakakita tayo ng isa sa Shopee na sa tingin natin is fit sa budget at requirement natin in terms of material, size, and appearance. So today, i-unbox natin yung nabili natin and hopefully maayos yung quality at hindi siya scam. Let's do this! Throw your hands up if you with it, drop it. So ito na nga ang picnic blanket na nakuha natin sa Shopee. Ang name ng online store is Hollow Mall and ang presyo is 269 pesos. So binili ko siya because nagandahan ako sa itsura niya, maganda yung print niya and parang makapal siya dun sa picture ng seller eh. Sabi, waterproof din daw siya. So itong blanket na to, based sa feel and appearance, is made of polyester and cotton. Walang nakalagay doon sa packaging, so hindi ko talaga alam for sure. Sa personal, para siya yung mga sapin ng dining table o yung pangmalakasan na kortina ng tita mo. Yun yung feel niya. Yun nga lang, medyo in real life manipis siya compared sa picture niya online. So, ang size nitong blanket na to is large and ang dimension is 90cm by 180cm. So, ganito siya kalaki pag binuksan mo. Feeling ko ang kasa lang dito is dalawang tao. Malapad siya pero medyo maikli yung length niya. Di ko sure kung true to size to, but anyhow, when it comes to appearance, okay naman siya. Yun nga lang, for something na 269 pesos, feeling ko mas makakakita ka pa ng mas maganda if you keep on browsing sa Shopee. And yung claim ng seller na this blanket is waterproof, I think that's false. Based sa feel and appearance up close, tingin ko hindi to waterproof tong blanket na to. So anyhow, itong picnic blanket is the third picnic and camping item na nabili namin this year. Nag-iipon kasi kami ng gamit kasi gusto namin ma-experience yung car camping. We have been watching a lot of car camping videos in YouTube. And nai-influence kami ng mga YouTube clips na yon kasi gusto na rin namin ngayon mag-car camping. So, meron na kaming icebox na maliit. Parang 10 liters lang yata yon. Pero most probably, bibili din kami ng mas malaki para sa 24 hours na camping. Kasi yung ginagamit namin ngayon, pang-picnic lang talaga yun. Eh. Meron na din kaming Ango 4 na nature hike na tent. Nabili ko to 2 weeks ago for around almost 7,000 yata. And itong ang picnic blanket na binili natin today. Meron din ng kaming Quechua chairs na binili ko mga 3 years ago pa yata yun, yung nag-sale yung Decathlon. So ayan, nag-iipon kami unti-unti ng camping gears and isi-share ko na lang dito yung mga budol camping gears na dinadagdag namin paunti-unti. Newbie lang kami, so please no judgment. Kung meron kayong suggestion na budget meal pero quality na camping gears, palagay na lang dito sa comment, okay? Alright, so thanks for watching. Don't forget to subscribe. That is our video for today. Till the next budol, peace!